Okay, since wala akong makitang matinong video kung paano baklasin ang instrument panel ng Honda Civic CR-V. Tanggal na yan, pero mapakita ko sa inyo. I will show you, or I will give you a very quick video on how to do this properly na wala kang mapuputol o masisirang mga clip para maiwasan mo yung mga vibrate, mga rattle. So, first is, there will be two screws up here. One here and another one here. Okay? Sa ilalim yan, wala. Pero itong problema dyan, pag tinanggal mo yung screws, hinatak mo to, pak, mapuputol yung dalawang clip dito. Okay, ang ginawa ko, using a plastic pry tool ba to, or whatever, or a guitar pick, di ba? Huwag lang bakal. Sinungkit ko lang dito sa ilalim, tapos, pak, ganun. Sa kabila, pak, ganun. Yan. Pag nagawa mo yan, madali mo na siya matatanggal. Afterwards, you just have to remove a few more screws. So, meron ka isa dito. Meron ka isa dito. Tapos meron dito sa taas. Ayan, teka lang ah. Ayan, meron sa taas. And meron dito isa sa taas. Iingatan nyo lang na pag tinanggal nyo yung screw, is huwag siyang malaglag. Again, same with the clips here. Pag nalaglag yung screw mo sa loob or somewhere here, patay. Babaklasin mo ngayon lahat yan. Or kakalampagin mo yan para malalag sa ilalim. You know the drill, guys. And so what I would do, screw ko siya, diba? Kita nyo ba? Ito. Hawakan nyo lang. Relax lang. And then, make sure, bago siya matanggal, hawak niyo yung screw. Para hindi siya malaglag, di ba? Paghugot sa kanya, dahan-dahan lang kasi, alam mo naman nating may mga ano yan. Grabe, dumi oh. Sus, Maria Josep. Kaya ako lang naman siya tatanggalin actually is, may mga bulb na hindi gumagana. Pero dahil dyan, dilinisin na rin natin siya, di ba? So, yan. So yan, makikita mo mga ano. 1, 2, tapos may isa pa yan eh. Ito pa. Greens. May isa pa sa likod yan, alam ko. Nakikita nyo ba yon? Yung parang ano yun? Dumi na daliri ko. Nakakalikot. Ayun, ayun sa dulo. Ayun, parang kulay brown na ba yan? Parang dilaw. Para dun sa mga nagtatanong, paano po ba yung hinihila? Hindi nyo naman pinakita. Ito lang. Relax lang. Pindot lang. Pag pinindot mo kasi umaangat to, di ba? Oh. Pag angat yan, tsaka mo nga siya hihilahin. Pero mahirap siya gawin pag isang kamay. Same with this one. Ganon din. Pinipindot lang din yan, tsaka hinihila. Okay? Same with this one. Pipindot mo lang yan para umangat yung latch. Para umangat tong latch na to, pag angat yan, pwede mo siyang hilahin. Para dun sa nakakaalam, very good! Medyo matigas yan, so may isa akong style na ginawa. Same pry tool. May malaki, may maliit. Kahit, may set to eh. Nabili ko to sa Lazada eh. Pero kung makabili ka isa lang, ito lang yung magagamit mo talaga ng maraming maraming beses. Pati yung mga pangtungkab na mga to. Pag magpapalikan ng bulbs or dito sa dome light. Yan natin. Ito. Yan din, para hindi magagasgas. Kahit ito, yung sa radyo, pag tatanggal ka ng panel, kung walang screw, may screw yan eh. Ako hindi ko na binalik para madaling baklasin eh. Hindi naman umuga. Ayan, ito lang din yung big part. Ito naman, going back, I just pressed this habang yung kaliwang kamay ko, tinutukuran to. Ayan. Kasi pag ginawa mo yung pack, hindi na siya nakatuko doon. Madali na siya actually tanggalin. Oh, simpleng-simple. Isang kamay nga kaya. Press. Ayan, tingnan. Subukan natin ang challenge. One hand challenge. Press, angat, oh, pak, ayan, nakaangat na siya, di ba? So, pwede rin natin hilahin yan, di ba? Ayan, oh, isang kamay. Easy, easy peasy, lemon squeezy. Oh. Yan, so, yun yung itsura niya, yun yung, ah, hindi siya white, dilaw pala talaga siya. Okay, then blue, and then green.
kabling. So, apat yung kable na yan. Oh, sarap linisin ito. OCD, activate. Anyway, ito na yung dash. And then, ang real purpose ko, ang goal ko in life ngayon, is, aside from magmagasgasan yung sariwa nating instrument panel, alam natin gaano kamahal to, hindi ko alam bakit, napakalumang sasakyan, yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 yung black, which I guess are, T5 ba to? Yeah, I think these are T5 bulbs. Yun yung tatawag dito, T5 eh. 10 niyan. And then, meron pa dito. Ito. Ito naman, same. Same din. These are for, I think, the warning lights. Tapos, merong mga areas na walang bulbs. Hindi ko alam kung nagwa-warning yan or umiilaw yan. At tinanggalan lang nung dating may-ari. Alam niyo naman, kotseng luma, second hand natin nabili. Ayan, so ito, kita mo, kailangan talagang palitan. So, I got my stock of, bulbs from Lazada. Hindi po ako nagpa-promote na Lazada, pero alam niyo naman sa bansa natin. Yan ang ano, number one supplier ng karamihan sa atin na low budget and mga gusto ng alam mo na dinideliver na lang sa bahay, hindi na lumalabas kasi mahirap din maghanap, magikot-ikot, or even sa marketplace you could find a few good sellers, yung mga mayroong mga original din. Okay, so I'll show you the result kasi ngayon wala, hindi siya umiilaw eh. Okay, di umiilaw yung gauge ko, actually umiilaw siya yung dito lang. Ang umiilaw lang is yung mga warning lights, umiilaw yan. Pero itong mga gauge ko, it's dead. They're not, they don't light up. Pati dito may ilaw sa taas yan eh, ito. Sa harap. Ito yung, kita nyo yun sa taas, the dome light. May dome light yan sa loob. Sa, iniilawan niya lang ito kaya nakikita nyo sa gabi. Sa gabi hindi ko nakikita yung ilaw na yan. Ay yung mga ano, yung speedometer, tachometer, yung gauge ng gas, temperature, hindi ko nakikita yung mga white ano na yan, white pins na yan kasi nga walang ilaw dun sa taas, hindi niya iniilawan. And then ito instrument panel ko, ito lang yung gumagana, ito hindi orange yan, yung gas medyo may malabong-malabo tsaka yung fuel. So it's time to replace the bulbs. Pag napalitan ko to, iilaw na ulit yan. Ayan, same ano, peanut bulb siya na sobrang liit. It's smaller than a T10, so I think it's a T5. I think that's what they call it. Whatever it is, pag sinerge nyo naman siya, makikita nyo naman yan eh. Instrument cluster bulbs or bulbs for ano, or you can Google it. Google your car model, then search mo lang bulb size for example, 1998 Honda CR-V instrument panel or instrument gauge. Yan. Yan ang nakita ko eh. Okay. When checking electricals, like we have now, these are electrical parts, diba? Yung mga bumbilya-bumbilya. Minsan, ayos yung bumbilya mo, pero yung mismong connection ang wala. Diba? So, pag ganun, you need this. Or kahit hindi umiilaw yung normal na tester na pang ginagamit sa school, di ba? Yung mga electrical stuff natin nung high school ba o college. Yung mga tester tayong ginagamit, pati yung mga electrician, di ba? That would also work para makita natin kung may contact point, kung nag-ano ba, kung may kuryente ba. Pa-plug back nyo lang muna. Pansamantagal habang ginagawa nyo. And then, te-testing nyo kung gumagana yung mga terminals o hindi. Kasi baka mamaya, hindi naman bumbilya ang problema. Yung mismong mga contact points, diba? So, with regard to that, you need to use a contact cleaner, which I will find out kung kakailanganin ko ba o hindi. And of course, may mga motor dyan. Ha, alam na. Alam nyo na to, diba? Itong ating double-sided na ano. I always keep this handy. Ito yung makikita nyo sa lalim ng upuan ng mga scooter. Napakagandang tool nito. Innovative.
Ayan. Okay. Let's move forward. So, wanna clear one thing. Itong mga black na sockets na yan, maliliit yung bulbs. Ito yata yung T5, which are bigger but not as big as the T10s o yung normal peanut bulb. Mas maliit pa rin to, pero yung mga nandito mas sobrang liit lalo. Ayan sila, side by side. So, ikita mo yung black sockets, liit. And then yung gray, which are located here, here, sa gitna, here, and meron pa isa yun, here. So, yan yan. Ito yata yung instrument panel. Itong gray. Itong mga black ones is for the warning lights. Yan. Okay? Clear? Sa mga nakakaalam sa size nito, i-comment nyo na lang dyan sa comment section below. Salamat. Okay, let's move on. Okay, so after a few minutes of tinkering, ibabalik ko na yung mga plug to test it, and then nilinisin muna natin bago natin ibalik ulit lahat. So, same steps. Screw on top dito sa taas pag naipasok na natin to, and then sa baba, dalawa din. So, four, total 4 screws. After we put all the 4 clips back on, and then clip on ulit yan. So, let's do this. Okay, so na-screw ko na 4 na screw. 1, 2, 3, and 4. And then afterwards, make sure na ipasok lang natin sa clip itong mga tenga na yan. Ayan. Yung mga tenga na yan. Ayan, papasok ko natin yan dyan. So, alayin mo lang naman ganyan yan. Simple lang. And then, push. 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 Ayan. And then, isuscrew natin pabalik dito. Tsaka dito yung mga metal screws. So, let's see. Wow! Wow! Wow, di natin makita. Mamayang gabi, tignan natin kung iilaw sila lahat. For now, that's it. Kung gusto nyong malaman kung paano baklasin ang instrument panel ng Honda CR-V 1998, i-rewind nyo lang or replay nyo lang yung video na to dahil nasa simula lahat ng steps. Salamat. Mabuhay.